Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga nanonood natin sa YouTube channel. Ako po si Sheng Jingkai, ang inyong legit na pungsi consultant dito sa YouTube channel. At muling magbabahagi sa inyo ng mga tips na makakatulong sa atin sa pamumuhay natin sa araw-araw. So, kumusta naman po ang inyong December? Alam natin, pag holiday rush talaga, no? Alam nyo po. Alam ko na, mga ka-Sheng Jingkai, kumusta kayo dyan? Ang ating mga family na mga ka-Sheng Jingkai, maraming salamat sa support nyo. At alam ko na nabasa na ninyo ang inyong mga libro. Maraming salamat sa lahat ng mga bumili ng aking libro. At sana may magkaroon pa ng interest na talagang maganda po at simplified ang ating libro para sa feng shui, ano? Kung kayo interested, just PM me, ano? So, ngayon po, ang ating topic eh, saan ba talaga nakukuha ang swerte, no? Tapos, saan nanggagaling ang swerte? At ano ang pagkakaintindi natin sa swerte? So, yan ang magandang topic natin ngayong araw na to, na itatackle natin, ano? So, alam ko, napagod. Napagod kayo kapapanood ng ano, no? Ng video sa mga ano, no? Kaya hindi ako nag-video eh. Kasi, alam nyo mga ka-shanging, alam ko, kaya hindi ako nag-video agad kasi alam ko na ang dami-dami yung pinapanood ngayon. Wantosawa ang mga pinapanood ninyo sa YouTube, no? Kasi ang daming nagpo-forecast, di ba? O meron bang naiba dun sa akin pinorecast sa inyo sa libro? Wala naman, di ba? Kompleto na yung nandun sa akin sa libro. Marami pa kayong mga talagang guide. Tsaka alam nyo kasi... Sabi ko nga eh, want to sawa sa panonood ng mga to, sigurado ng mga videos sa labas eh. Kaya lang, sabi ko nga, ayan ang nangyayari sa inyo, nako-confuse kayo. Kasi hindi nyo alam ngayon kung ano yung mga tamang application, kung alin ang totoo, maswerte ba talaga kayo, o malas kayo. Kasi nga, alam nyo naman dito sa YouTube channel, sinabi ko naman sa inyo yan from the very beginning. So para may manood, syempre, pwede naman ako magsabi ng ano sa inyo, pero sa atin, sa libro natin, may pangalan tayong inaalagaan. So, yun ang ating salamat. Nagpapasalamat ako dun sa mga nag-trust na talagang i-apply yung ating libro, no? Kasi hindi pwedeng maiksi ang pasensya nyo sa pungsoy. Kasi talagang malalim ang pungsoy. Ngayon, kung gusto nyo lang, wala kasi talaga yung gusto nyong mangyari eh, na yung pag hindi nyo naman ina-apply ng tama, pero nag-e-expect kayo ng magandang resulta. Kailangan nating baguhin ang sistema, ang tamang application para makuha natin yung gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. Marami kasi talaga sa atin dyan sa Pilipinas, ano? Hindi lang sa Pilipinas, dito rin sa Japan eh. Yun bang walang tiyaga? Wala talagang tiyaga. Kaya nga tayo may kasabihan, 'di ba? Ang walang tiyaga, walang tiyaga, walang nilaga, ewan, basta may something na ganun sa atin, di ba? So, ito yung gusto ko talagang anuhin sa inyo. Yung, ano ba ang perception ninyo? Ano ba ang pananaw ninyo sa swerte? Kasi parang, honestly, ito sa dami ng mga nag-forecast ngayon sa ating YouTube, no? May mga legit, at meron din namang mga, palabok lang, ano? Yung mga, alam mo na, extra bulate, kung para lang merong maiano sa YouTube. So, kayo naman, syempre, the more na pinapanood talaga ninyo, no? Kasi makikita ko minsan, parang mas marami pa talaga yung nanonood sa mga, walang kakwenta-kwenta. Kasi, everyone is really expecting na agad-agad, ano? Yung mabilis yung epekto sa inyo, yung... merong ganito at merong ganyan na akala nyo mababago agad yung buhay nyo. Sa mga nakabasa ng aking libro, alam kong nakita ninyo yung struggle ko rin, no, sa buhay para nung naip na at ang malaking pagbabago after I apply the proper feng shui. At ang isa po kasi dyan, hindi kayo dapat nag-e-expect. Yun po ang pinakamalaking hindrance doon, yung nag-e-expect kayo. Yung kasi dapat talaga, yan, naipaliwanag ko na yan ang ilang beses sa inyo. Kapag ka nag-e-expect kayo, diba, ang lahat ng expectations natin, napuprustrate tayo kasi hindi nangyayari. So, don't expect anything.
talagang kailangan i-apply ninyo ng tama, i-superimpose ninyo ang inyong feng shui, and then, at saka, darating na lang sa inyo, magugulat na lang kayo, di ba? Maraming ganun talaga, no, na maiksi ang pasensya nila, no, na akala nila, yung isang ano, makukuha nila, hindi po, hindi nyo po talaga magigets. Alam mo kaya, kahit yung mga nasa US natin, sinasabihan ko po talaga sila na, hindi, huwag nyo itanong ng sunod-sunodan. Ay, ito pa pula pa. Ito pala, no? Sasabihin ko lang sa inyo, hanggang 29 lang po ako sasagot ng inyong mga tanong, ano? Kasi, tao din po ako, no? May gagawin din po at tayo para sa preparation ng New Year. So, kung lahat, ang gusto ko po kasi sanang i-advise sa inyo kapag may mga tanong kayo, no? Kasi, alam niyo po, honestly, hindi ako nag-i-aim ng too much crowd. Kasi hindi ko kaya, no, na yung lahat, hands-on po kasi ako. Kasi when you advise and sell something to someone, you have the responsibility. Ito po yung hindi naiintindihan ng iba, no? Kasi hindi po ako nagbebenta ng libro. And pababayaan ko lang kayo ng gano'n, no? No? May responsibility po ako na i-guide kayo dun sa aking sinasabi sa inyo. Kasi hindi... Kagaya po, kung bibigyan niyo ng bato si Darna at wala siyang instruction, hindi alam ba ni Darna kung anong gagawin niya sa bato? Siyempre, hindi malam mo yung pug niya sa ulo niya yung bato. Or ewan ko kung saan niya ilalagay yung bato, di ba? Kung saan niya isasaksak yung bato. So, kailangan ng guidance ng nagbenta sa seller. Yung seller, kailangan talaga, no? May responsibilidad po tayo sa ating... ina-advisean at sa ating binibentahan. Hindi po tayo yung basta makabenta lang tayo, okay na, hayaan mo siya, yung ganun. Ako po, alam po yan ng mga ka-shengjin kayo natin. Kahit madaling araw po, pag nagising ako na meron akong gagawin sa CR, alam niyo na, yung talagang binibasa ko yung mga messages sa akin, and I see to it na yung mga importanteng bagay ay talagang sinasagot ko po. Pero kung hindi naman po importante yung mga tanong ninyo, please wag na po ninyong i-message ng ganun. Ano po, kasi sayang po yung ibang mga oras na itinatanong din po ng iba. Kasi ako po talaga, personal ko pong sinasagot ang inyong mga katanungan. Kasi dahil customer ko po kayo, client ko po kayo, at friends ko po kayo lahat. So, ako po ay talagang hands-on, no? Hindi po, ako po yung tunay na hands-on sa inyo, no? Na hindi lang po na dahil na i-release ko sa inyo, lahat po ng bagay, kahit katiting na bagay, itinatanong nyo sa akin. Ngayon, ito po yung suggestion ko sa inyo. I'm not complaining, no? Don't misunderstood me. Yung sa akin po kasi, dapat, yung tanong ninyo, no, meron ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in one message, no? So, para pag nagkaroon po ako ng time, tapos na po yung sa inyo lahat ng sagot, and then another persons na naman ang pwede kong masagot. Huwag po yung maya't maya kayo text ng ano, ng mga tanong nyo. Buuin nyo yung tanong nyo at sasagutin ko ng isang sagutan sa inyo. Okay, nagkakaintindihan ba tayo, mga ka-shengjingkai? So, alam ko yung iba dyan talaga, marunong silang mag-ano, naiintindihan nila na this is a very busy season for me, ano? So, alam nyo yung hindi lahat ng bagay dadalhin mo lang sa post office or dadalhin, may iki-cleanse, imamantra, lahat yan ano mo sa computer, no? Kasi lahat kailangan ng mga ano sa post office. So, lahat po yan, ginagawa ko po yan. So, hindi tayo ganun ka-idle, ano. Yung buhay natin is, pag ganitong season, ito talaga yung aking very busy season. So, sana po maintindihan ninyo, ano. So, yung mga, nagpapasalamat po talaga ako dun sa mga bumili ng books ko, at saka talagang yun ang i-apply nila sa kanilang, ano, no. Kasi, sa dami ng pinanood nyo, alam ko, na-confuse na yung system ninyo. Paano na yung gagawin nyo? Ano yung mga ano ninyo dyan? So, ito na lang. Honestly, yun nga sabi ko sa inyo, gusto ko kasi ang lahat ng mga naniniwala sa aking feng shui. So, responsibility ko po sila, no? Responsibilidad ko po sila na i-guide na talagang yung ano, yung mga, kaya yung mga nag-trust sa books ko at
yung kanilang mga ano, okay na ako sa ganito kasi ang dami nga nag-a-advise sa akin na mag-reels daw ako, mag-ganito daw ako kasi gusto daw nila ng maraming ano, yung mga sabi ko para naman mapuputulan kami ng ilaw kung hindi ako mag kung hindi ako babayaran ng ano, no? Kasi alam niyo, huwag tayo ring ganid sa ganun, yung mga ganun na ano sa akin. Okay na ako sa mga sa market natin ngayon, pero thank you kung magsishare kayo dahil syempre mas masarap sa pakiramdam yung mas maraming nagtatrust sa inyo, no? Sa ating pungsoy, at mas maganda kung talagang yung application na ginawa ko sa buhay ko ay gagawin din nila sa buhay nila. Talagang yung application na yon na proven ko, kumbaga, no? So, thankful ako sa lahat, no? Sa pasensya na sa mga hindi ko na agad-agad na-re-replyan, ano? Kasi yung iba naman po, it's not so important. So, hindi po talaga, ang cellphone ko po ngayon talaga is for question and answer portions lang po tayo. Wala po tayo sa chikahan, no? Kaya talagang, pagdating ng package sa isang lugar, kailangan tawagan, kailangan i-explain kung para ano, saan ang lagay nito, ganito, ganyan. So, lahat na nakabili ng books ko ngayon, pinadalhan ko rin ng kompas para mas madali sa inyong ma-recognize yung mga bawal na lugar at saka yung mga maswerteng lugar ninyo. So, maraming salamat. Yun lang ang sasabihin ko sa inyo. So, ngayon dito tayo. Saan nga ba nakukuha ang swerte? Saan ang gagaling? Paano nagiging maswerte? Anong pagkakaintindi mo sa swerte? So, there are many factors, no? Of how you made yourself lucky. And feng shui is just one way to achieve luck, no? Ito talaga yung ano ko. Feng shui is just one way to achieve luck. First, siguro yung iba dyan, ano? Ang unang-unang factor dyan, ipinanganak kang may kaya ang magulang mo, no? So, nagsikap na yung magulang mo before you. So, it was given to you. Nakasulat kasi ito lahat sa ating tadhana, sa ating pachi, ano? So, ang minana mong kayamanan, yung tinatamasa mong kayamanan is from the parents or from the grandparents, no? So, yun ba makukonsider nating lucky ka? Lucky agad, no? So, yung, it's just like being born with a silver spoon, kung tawagin nga nila nung araw, no? Hindi lang silver spoon, golden spoon na ngayon yan, no? So, yung ganun, let's say, Lucky siya in a way na may pera na siya agad and well provided siya. So, how about sa ibang aspect ng buhay niya? Kasi meron tayong iba-ibang klaseng aspect sa buhay natin, no? Yung ating, syempre, yung money, yung ating health, yung ating love and relationship, and career, no? Career stability, success, mental balance, marami tayong aspect sa buhay natin. So, maybe, sasabihin lang natin, oh, they are very lucky kasi mayaman siya eh. Kasi yung unang na-achieve nga ng parents niya, so yun yung mayaman, ano, na sinasabi natin. But we cannot consider that as just lucky, no? Na hindi, na overall, eh, lucky siya. There are some aspects. So, dyan nga natin sinasabi na ang pungsoy is one way to achieve it, no? So, kung ano yung priorities, uulitin ko na naman sa inyo ito, ang priorities natin sa ating buhay. There are people that are already privileged. Meron na silang pera nung ipinanganak. But then they're still looking for something, no? They're searching for something. They are longing for something. So, yun, yung longing niya na yun, yun ang dapat niyang inaasikaso pagdating sa pungsoy. So, doon niya dapat i-apply yun. Hindi tayo kasi, ano, alam nyo, yung, I've learned this well, no, na kapag ang hindi mo nadadala talaga ang pera mo pagkamatay mo. Kasi, you don't already know kung anong nangyayari after na namatay ka. So, sabihin mo natin, oh, ang ganda-ganda ng ano mo, ang ganda-ganda ng iyong libingan. Pero, what is it for you? It is nothing. No, so talagang sa atin dapat ang pursuit natin is happiness, and kailangan alam ninyo what makes you happy. Kailangan alam ninyo sa sarili niyo what makes you happy and what are you searching. Kasi hindi tayo pwedeng humingi, dapat specific, no?
Kasi sasabihin mo parang ganito yung gusto ko, parang ganito yung gusto ko, gusto ko rin ng ganito, gusto ko rin ng ganito. Hindi po pwede yung gano'n, no? Kaya nga sinasabi niyo yung bracelet, no? Wala bang all-in-one? Walang all-in-one. Imposible yung sinasabi niyong all-in-one. It's just like parang naglagay kayo, nagluto kayo, naglagay kayo ng konting veggie, naglagay kayo ng konting asin, konting paminta, and then, wala yon. Yun lang yung sinasabi niyo na ano. Pero dapat talaga, specific kayo kung ano ang gusto niyo sa buhay. So ngayon, yun yung ating mga ano, diba kunyari, may mga tao din naman na may pera na, pero maraming sakit, diba? Yung, so dapat, focus tayo. Paano ba nating masasabi na ano siya, 'di ba? Talagang lucky. Itong taong 'to, lucky siya, no? Hindi, kasi lahat ng aspeto ng buhay mo needs to be perfect and nothing is perfect. So, kagaya natin, nagtaas na ng pie, no? Kagaya natin, ano? Kunyari, may mga hinahanap ka eh. Ang sa akin kasi ang pinaka-importante talaga happiness, no? And it's 'yan ang buhay ng tao na talagang kahit nung araw pa, lahat ng tao talaga is looking for happiness, no? But they don't know what makes them happy. So, yun ang dapat ninyong alamin talaga bago kayo mag-apply ng proper feng shui nyo. So, napagod na kayo dun sa mga kung sinong maswerte, kung sino yung ano ha. Hindi na ako magtatakil ng mga kung anong animal sign ng lucky. Sawang-sawa na tayo doon. Umay na ako doon, ha? Sa dami ng mga, yung kung asino ang lucky. Kaya, yung mga nakabili naman ng books ko, okay na sila. I-apply nyo lang yan. Alam nyo na kung saan dapat mag-ingay at hindi dapat mag-ingay, no? Kung saan dapat mag-respeto at hindi. Okay, so ang ano natin, minsan, no? Maraming factor kasi, no? Bakit tayo nagiging maswerte? Dumadating sa atin yung magulang na magandang klaseng magulang, no? Yung magulang na talagang magtataguyod sa atin. And then binigyan tayo ng magandang trabaho. So, nandun tayo sa stable na trabaho, so meron tayong income. And then yung ating love and relationship, no? Dumadating nagkakaroon talaga ng minsan namimit mo yung proper person para sa iyo, yung tamang tao para sa iyo. At hindi naman kailangang maging perpekto ang taong ito as long that mahal ka niya, no? Yun lang yung dapat sa sana yung ating perception. Kung mahal ka niya, kung ang tao ay talagang mahal ka, ay magpo-provide sa'yo at talagang iingatan ka. And then, but of course, no, we're only human. May mga miss tayo. And then yung ating gusto natin, minsan may trabaho na tayo. Minsan meron na tayong mga businesses, but we want more success. So yun, isa pa yung, siguro kapag successful ang tao, we will consider him lucky also. Him or her, no? We will consider it also lucky. Tapos meron ditong mental balance. Ngayon, yung meron ng pera, meron ng ano, pero parang gulong-gulo sa buhay niya, no? Yung mga ganon. So lahat yan, pwede nating masolusyonan ng tamang pungsoy. Huwag kayong aggressive, huwag kayong maghintay na agad-agad mangyayari sa buhay ninyo yung gano'n, no? Kailangan talaga yan, step by step yan. Hindi naman ikaw makakaakyat sa pang-sampung baitang agad, no? So, yun, maging patience tayo, magkaroon tayo ng pasensya to achieve all of this in feng shui if we are into feng shui. Ngayon, nabibigyan tayo ng langit ng mabubuting kaibigan, mabubuting mga karelasyon. Hindi lang karelasyon yan. Alam nyo, ang surroundings natin, ang nakakapagbigay sa atin ng buhay ay yung mga kaibigan din natin. Yung mga kaibigan natin, kaya ako binanggit ngayon ng mga kaibigan, kasi isa rin sa topic natin ngayon, yung mga gusto nyong mga business partners ninyo, or yung mga lagi ninyong nakakasama, no? Nakakasama sa araw-araw ninyong buhay, you're not aware of it, pero nandyan sa mga kasamahan ninyo sa bahay, kasamahan ninyo sa labas, kasamahan ninyo sa eskwelahan, nandyan yung isa pang factor na nagbibigay sa atin ng swerte at malas. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraang ano natin, di ba, yung ano sila, yung mga enemies, no? Yung hindi talaga maganda yung magiging resulta sa atin. So itong ano, kasi sa feng shui, meron tayong mga friends and allies. Itong monkey, rat, and dragon. Ito ay mga allies, no?
yan sa ayon sa pungsoy. And kapag magkakasama itong mga to, nag-create ito ng additional water element. Nagkaka-create sila ng water element sa kanilang grupo. So ngayon, dun sa tao na sa patchy niya ay maganda sa kanya ang water, so ang tao magbebenepisyo siya pagdating dun sa ano na yun, ano? Kung sa patchy ninyo na like kunyari, kulang kayo ng water, and then nakagrupo mo ito, kung kunyari ikaw ay monkey, tapos ang mga naging ka-friends mo ay rat and dragon, so dun sa triangle formation ninyo na yan, ng pagkakaibigan, nakakabuo kayo ng water. So ngayon, nafe-feel niyan, F-I-L-L, napupunan yan, ang water na wala sa'yo sa patchy mo. Kung kulang ka ng elemento ng tubig at kailangan mo talaga ng tubig, napupunan yan ngayon nung grupo na yan. Ganon din ang boar, rabbit, at saka ang sheep, no? Siya naman ay nakakabuo, ang formation nilang tatlo ay nakakabuo ng wood element. So, yung wood element na yan, kung sa patchy mo ay wala kang wood, so ito ay nakakabuo ng ang formation na to ay nakakabuo ng kahoy, no, ng wood element. So makakatulong sa iyo kung kulang ka ng wood. Kapag naman sa ang isa naman ay snake, rooster and ox, no. So ito namang pagkakaroon ng kasama ninyo sa bahay, or hindi lang ito actually kaibigan, ha, kasama niyo mismo sa loob ng bahay niyo, pamilya niyo or something. Yan naman yung nakakabuo ng mga metal, no. Metal. So, kung kulang ka sa metal, yan ang magandang formation ng ninyo. Makakatulong yan dun sa taong kulang ang metal, no? Ang tiger, horse, at saka ang dog naman ay nakakabuo ng fire. So, yung taong walang fire, kung magkakaroon siya ng mga ganitong kaibigan, nadadagdagan ang kanyang, ang kanyang apoy na elemento. Pero kasi dito sa triangle allies na to, hindi ako believe. Hindi ako naniniwala dito sa feng shui allies na to. So, kasi nga dahil may na-form silang elements, ang tingin ko dito, marami, kasi ever since sa aking observation, maraming magkakaaway na allies talaga sila. Kaya hindi ako believe dito. Inaral ko rin to yung karamihan kasi dito, no, dahil nga nagpo-form lang sila ng isang element, no? So ang nakikinabang lang dito, nagiging magkakaibigan sila dahil sa nagiging allies sila dahil sa kapakinabangan ng bawat isa sa kanila. Ang talagang mas okay sa akin na talagang na-prove ko na na tama is yung mga secret friends. Sa atin ito, no, yung friends and allies, kung tawagin natin, we cannot depend on this. Hindi ito, sa akin talagang pananaw, sa akin itong, hindi siya ibig sabihin na automatic na kapag kayo ang magkakaibigan, talagang true yung pagmamahal ninyo sa isa't isa. Hindi. They are for the benefits, their own interest, no? Sa ganito yung friends and allies. Marami akong kilala na hindi nila kasundo yung kanilang friends and allies, no, yung ano. So dito tayo sa yung gusto niyong mag-business or magano, kasi noon may pinayuhan ako dati yung magbi-business sila, magbubuo sila ng business, ano, mag-best friend dito mga ka-changing kai, mag-best friend, isang rat at saka isang horse. And then, binalaan ko sila. Sabi ko, wag na, kasi sigurado ba kayo? Hindi kami mag-aaway niyan. Best friend ko yan eh. Ganun ang dialogue nila, di ba? Alam mo, wala pang 1 year. So, sinara na nila yung business nila. Then, hindi maganda yung paghihiwalay pa nila dahil talagang nag-aaway sila. No? So, yan sinasabi ko, if you're going to have a business and you're looking for a business partners, ako sa akin, may advice ko sa inyo, ang secret friend ang inyong maasahan. Kahit makaaway ninyo itong inyong mga secret friend, tutulungan kayo nito sa oras ng kagipitan ninyo. Ito na prove ko din itong sa, dapat dito tayo mag-rely, ano. So, itong, horse and sheep, no? Ito talaga, maganda yung kanilang, kahit
Kahit mag-away ito, kahit na malayo sila sa isa't isa, ito ay nagtutulungan. Ito ay nagtutulungan talaga yung hindi sila yung ano no, pag secret friend kasi yung ano mo, kahit na nag-aaway kayo, hindi kayo nag-aaway totally na magkakagalit na. No, nag-aaway lang sila, but then meron talaga silang malasakit sa isa't isa. So itong boar and tiger, yan no, maganda kung kayo ay naghahanap ng mga business partners, no. Kung horse and sheep kayo, mas maganda yung business na regarding with fire, no? Yung kasi maganda ang fire sa kanila. Pag boar and tiger naman, ang magsasanib ng trabaho, dapat sa maganda sa kanila yung tungkol sa wood na klase ng business, no? And then ang rabbit at saka ang dog, yan, nakakabuo din sila ng fire, no? So dito parang ang mas makikinabang dito yung ano eh, kagaya sa horse and sheep, no, nakakabuo sila ng fire. So, ang horse and ang sheep dito ang mas makikinabang. Pag dito naman sa boar and tiger, parang ang pareho silang makikinabang, I think, no, sa ano. Pag rabbit and dog naman, mas makikinabang ang dog. Kasi fire ang nabubuo nilang elemento. At ang ox and rat naman, ayan, pareho lang sila, no? Mas maganda yung kanilang mga samahan kasi talagang kahit pa sikreto yan, magtutulungan, no? Ang dragon at saka ang rooster, yan, maganda rin silang maging magkaibigan. Kung gusto niyo ng mga business partner o best friend, no? Yan yung mga magandang ano ninyo. Tapos, meron ding ang snake and monkey. Yan yung kung meron kayong miyembro sa pamilya nyo na meron ganyan ang animal sign, mga anak ninyo or makikita nyo, mararamdaman nyo ang affinity ninyo doon sa ano, sa secret friend na yan, ano, yung inyong ano. Kapag kaya ng secret friend ninyo, ulitin ko, horse and sheep, boar and tiger, rabbit and dog, ox and rat, dragon and rooster, snake and monkey. Yan ang mga secret friend ninyo. Yan yung mga ano, yung mga magagandang ano eh, magagandang magsanib puwersa kapag may business kayo or yung gusto nyo ng masayang kaibigan. Kasi alam nyo, kung kasundo nyo yung environment ninyo, kung nagmi-mix kayo, hindi kayo, kung nagja-jibe yung inyong mga animal sign, mas maganda ang nagiging resulta sa buhay ninyo. Hindi tayo aware minsan na hindi naman natin ano yung ating mga kasamahan, no? Yung mga kasamahan natin, enemies pala ng zodiac natin. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng mga siraan, nagkakaroon ng ano. Kaya itong sa friends and allies natin, hindi as a feng shui consultant, hindi po ako believe dito kasi dito ay parang nagagamitan lang ang tao, no? Kapag meron silang ano. Ngayon, sa susunod na videos natin, ang itatackle ko naman sa inyo, bakit naman nagkakasundo itong mga other ano na ito? Itong other animal signs na ito na hindi naman sila secret friend at hindi naman sila allies. Malalaman nyo yan sa susunod na video natin, ha? Pero ngayon, ang sa atin, ang tungkol sa yaman ang pinag-uusapan, ay sa swerte ang pinag-uusapan natin, ano? So, how will you consider yourself, ano, lucky, ano? Kasi ako, alam nyo, ma-invite lang ako ng anak ko to have a dinner with him. Sa akin yun, blessing na. Alam nyo yun, yung, kunyari eh, makasama ko lang yung mga kaibigan kong mag-lunch, sa akin yun, blessing na. Alam nyo, minsan, we should learn to count our blessings. Kasi minsan sa atin, o karamihan sa atin, marami talaga yung hindi nagka-count ng blessings. Hindi marunong mag-count ng blessings nila. They always think na, oh, I am very unlucky. Oh, I am very unlucky because I don't have this much money. I don't have this much beauty. I don't have this much intelligence. I don't have this much, kung ano-ano pang mga match, no? Kasi kung tutuusin, meron naman tayo lahat. Alam niyo, sinasabi ng mga tao na, bakit ako laging malas? There is no such thing. Wala pong malas. Wala po yung sasabihin yung lagi kayong malas. All of your life, malas kayo. Wala po yun. Wala po talaga yun. Kasi nasa movements niyo po yun. Eh,
sinasabi nyo, ano yun, parang yung nasa ilalim lang kayo ng ano. It's because of your ginagawa, hindi your actions. Kasi kung guided, kung well-guided ninyo ang actions ninyo, the outcome will be also fruitful and successful. Kasi kung hindi guided ang mga actions ninyo, yung mga spontaneous kayo, bigla lang ano, ganyan-ganyan, walang mangyayari po talaga. Sasabihin nyo, malas kayo. It's not malas. Because it's the result of your actions, no? So, dapat tayo, in everything, no? Kasama mo ang nanay mo ngayon, you're still lucky. Kasi kasama mo pa ang mama mo, kasama mo pa ang parents mo, or meron kang anak, or you have a husband, or you have a job. It's still, lahat po yan, ay lucky pa rin kayo. Huwag niyo i-consider na you're unlucky. So, ang lahat ng blessings natin, kahit maliit lang yan, we should count it. Talagang yun lang ang paraan para mapasaya ninyo ang mundo ninyo. And then, just be sure, kung mag-a-apply kayo ng feng shui, what do you want? What is your priority? And what really makes you happy? So, mga ka-Sheng Jingkai, yan muna ang ating topic ngayon. So, alam nyo na yung mga tungkol sa kaibigan, sa mga kasamahan sa bahay, no? So, yan ang ating ano ngayon. Kaya, yung mga, hayaan nyo sa abot na makakaya ko, ay igaguide ko po talaga kayo. Kung gusto nyo akong i-share sa ibang tao, salamat. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat sa panunood sa channel ko. Hanggang sa muli, ako si Sheng Jingkai. I love you all. Love, love, love.